dumating din kami ng ligtas sa islang to. Malayo, malayo. Oo, yung biyahe, mapagod. Pero pag nakita mo na kung yung nag-aantay sa'yo, mapapawi lahat ng pagod na yun. Kasi, yung literal na pagod, isang tulog lang yan eh. Kinabukasan, full charge ka na ulit eh, di ba? Pero yung pagkakataon na makakita o magkaroon ka ng bagong oportunidad para pasahihin yung sarili mo, yung pamilya mo, may hindi mo na mababalik yung pagpinalampas mo. Kasi di ba, walang may alam kung bukas andito pa ba tayo. Kaya hanggat gumigising ka pa, sulitin mo lahat ng gising na yun. Dahil darating ang araw na hindi mo na magagawa yun. Nasa sayo eh, kung ano pipiliin mo, uubusin mo yung lakas mo sa kakatunganga sa bahay o uubusin mo yung lakas mo sa mga makabuluhang bagay. Huwag ka mag-alala kasi kahit saan dyan, may mararating ka. Alam mo na yun. Hindi, ganito kasi yan. Dahil lang alam mong matagal at mapapagod ka, hindi ka natutuloy. Tsong wala kang mararating kung hindi mo pipihitin yung susi sa loob ng ulo mo. Gaano man kataas ang pangarap mo sa buhay, huwag na huwag kang matatakot sa pagod at sakripisyo dahil parte yun eh. Hindi ka makakakain ng kanin kung hindi mo sasaingin. Hindi ka makakakain ng ulam kung hindi mo lulutuin. Lahat ng bagay kailangan kilusa mo muna sa umpisa. Hindi tatakbo ang sasakyan kung hindi mo sususian, kung hindi mo lalagyan ng gasolina. Hindi yun tatakbo sa kung saan mo siyang direksyon dapat dalhin. Kailangan kumilos ka. Kailangan ng lakas mo para marating mo kung ano yung gusto mong marating sa buhay. Kasi kung hihiga ka lang diyan, wala mangyayari talaga sa iyo. Hindi pa pwede na inaasal lang natin lahat sa Diyos sa parang nasa Diyos, Diyos, lagi kong idadasal sa Diyos. Hindi po pwede yun. Sabi nga nila, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, depende yan sa'yo kung ano yung gusto mong kilos. Sabi nga, work smart, not hard. Hard work nga yung ginagawa mo, pero sablay naman yung mga diskarte mo. Wala rin mangyayari, di ba? Smart move yung ginagawa mo, pero swabe lahat. Kailangan mo lang talaga gamitin ng tamang isip at tamang puso sa lahat ng bagay. Ang pangarap, parang kang nagtatanim ng puno. Malaki pangarap mo, malaking puno yung kailangan mong itanim. Hindi naman pwede maghukay ka ng mababaw lang. Hindi naman pwedeng konting tubig lang yung ididilig mo dyan. Kung gusto mo ng malaking puno, malaking trabaho ang kapalit nun. At nasa sa'yo yun. Then, pag nagbunga na yun, hindi po pwede na hayaan mo na lang bumungayan diyan. Hindi, kailangan pa rin ng maintenance. Ganun din sa atin. Kung ano yung marating natin, nandoon na tayo sa taas. Hindi pa pwede na halalantutay lang tutay ka na lang doon sa taas. Pag hindi mo diniligan yung puno, magbunga man siya isang beses lang and then sa susunod hindi na ulit. Ganun yung pwedeng mangyari pag pinabayaan natin kung ano man yung narating natin sa buhay. Mawawala lahat sa iyo. Sayang yung oras. Oh, oras kasi ilang oras lang ang binigay sa atin dito sa mundo. Depende sa atin kung saan natin yun ilalaan. Huwag ka matakot sa pagod kasi yung pagod isang tulog lang yan. Bukas malakas ka na ulit. Matakot ka sa oras na sinayang mo kasi pag lumipas yan, kahit tumambling ka pa ng 100 beses dyan, hindi mo na mababalik yan. Ano man ang landas na tinatahak mo ngayon, mabagal man ang pag-uusad mo, ang mahalaga, umuusad ka. Hindi, nakastuck ka lang sa comfort zone mo, men, sablay yun. Kailangan mabagal man yung movement mo, pero hanggat umuusad ako, still, umuusad ako. Darating at darating ang panahon na lahat tayo makakarating sa gusto nating puntahan. Pare-parehas lang ang kinakain ng tao, kaya lagi mong isipin na kaya mo rin yung kaya nila. Pero isipin mo rin na bago mo kayanin yung kaya nila, kailangan mo munang kayanin yung kinaya nila para kayanin mo kung ano yung kaya nila ngayon. Gets mo? Ito lang ang kailangan mong gamitin yan. Hindi mo na kailangan lumayo saan-saan mga lupalop ng mundo. Nandito lang sa loob ng bilog na to, ang sekreto ng lahat. Damn, son! Damn, son! Para sa akin, ito na yung pangarap ko eh. Kita ko yung view na to. Walang makakatumbas dito. Ito yung pinakamasarap ng mga oras ng buhay ko. Hindi ko.